Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya, piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe. Lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message, ano yung energy ng person mo? Give me the message, ano yung energy ng person mo? Meron kang person dito na Cancer, Taurus, Scorpio. Okay? Meron din Capricorn. Malakas ang Leo. Give me more information. Meron ka ditong tao, no? Yung man tipo na tinitimbang-timbang nito yung sitwasyon. Kumbaga, nakikitaan ko dito na humahanap to ng kalinawan, okay, sa sitwasyon, sa koneksyon. Pwede rin sabihin na nagkakaroon to ng pangunawa dito, no? So, meron akong nakikita dito na meron tong choice, meron tong mga option, or pwede rin sabihin na kumbaga nakikitaan ko dito na meron tong mga inaayos, meron tong yung mga tipo na kailangan nito mag-focus, ano, para maging okay ang lahat, okay? So, pwedeng nare-recognize ng tao nito na yung ba tipong ginising or sabihin natin na nare-recognize niya na ikaw, okay? Kung halimbawa, isinawalang bahala or isinagtabikan ng tao na ito, no? Nare-recognize kanya dito, no? Kumbaga, nagiging ng malinaw sa kanya, ikaw, okay? So, nakikitaan ko dito, meron tong pandaraya na ginawa sa'yo, okay? Kumbaga, maybe nakukonsensya, no? Pinapasok ka na ng konsensya, kaya nagiginang malinaw sa kanya yung kanyang mga ginagawa, okay? So, nakikitaan ko dito, hindi to naging aktibo sa'yo, okay? Hindi to naging sindire-diretso yung komunikasyon, yung koneksyon, okay? Na isang tabi ka, yung sinabi ko kanina. Kumbaga nakikil ko dito na nagkaroon dito ng missed opportunity, okay? Para lumago kayong dalawa dito. At may isip niya yon, okay? So, nakikitaan ko din dito, parang paulit-ulit yung nangyari, ano? On and off, or pwede rin sabihin na maraming beses na rin kayo dito na on and off, okay, balikan, tapos hindi, balikan, hindi. Na kung saan, itong tao na ito, hindi pa rin siya natuto sa nakaraan, ano? Kumbaga, wala siyang paglago, hindi ito nag-grow, okay? Pwedeng ikaw, lumalago ka, or pwedeng ikaw, nagpasya ka na dito na tanggalan to, okay? Pero itong tao mo, nakikitaan ko dito na nawalan to ng interest, okay, sa'yo dahil meron tong third party or pwede rin sabihin meron pumukaw na ibang tao sa attention ng tao na to, okay?
So, nakikitaan ko dito, hindi to naging committed sa'yo, okay? Kasi, nakikitaan ko dito na merong nagnakaw sa oras nito sa'yo, okay? Kumbaga, merong kumagitna or merong kumuha ng attention ng tao na to kung bakit hindi siya naging sincere dito, okay? So, nakikita ko dito na meron dito na tao na mas pinili niya na lang na ayusin yung sarili niya dito na nagsusolo, okay? Kumbaga, hindi ito nakipagkasundo. Pwedeng ikaw to, no? So, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, nagiging patient yung tao niya, no? Meron ditong Virgo, Capricorn, Taurus. So, meron ditong Aries and Scorpio. Meron Leo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Cancer, and Pisces. So nakikitaan ko dito, hindi to nagpapakita sa'yo. Yung iba, no, pwedeng umiwas. Kumbaga, itong tao na ito ay naging makasarili, okay? Kumbaga, siya yung tipo ng tao na mas pinokus niya yung sarili niya sa ikauunlad niya or sa kanyang kaligayahan, ano. Ganun yung energy, ano. Meron kang tao na narcissist, kumbaga, nabigo ka dito. Ito lang na feel ko, no? Nabigo ka dito. Kumbaga, hindi naging mapalad yung samahan nyo. Hindi ka umunlad, okay? So, nakikitaan ko dito na yung bang tipo na ikaw yung sumusunod dito, no? Sa mga gusto nito, pwedeng controlling to or nagmamanipula sa'yo, okay? Pero nakikitaan ko dito na mas hinanap mo yung sarili mo, okay? Kumbaga, pwede rin, ikaw na rin yung umiwas dito, yung iba, no? Siya na yung umiwas dito. Okay, pasensya na kung may narinig kayong tunog. Ayan, na ang ibon. So, nakikitaan ko rin dito. Talagang itong tao na to, no? Ayaw magbago. Kumbaga, ganun pa rin yung routine nito, okay? So, nafe-feel ko dito na mahirap na itong magbago, okay? So, nasa iyo yung decision or nag-decision ka na dito na pakawalan to kasi itong tao na ito, no? Kaya nagiging mabagal yung sitwasyon nito kasi wala pa rin itong pinagbabago. Ganun pa rin yung energy niya na may pagka-narcissist, okay? So, nakikitaan ko dito, maybe, tinanggal ka dito, no? Ito lang nafe-feel ko sa The Tower. Tinanggal ka dito para mas ma-receive mo yung oportunidad na parating sa'yo, okay? Kasi walang grow na nangyayari sa'yo kapag nanatili ka sa tao na to. Kasi ayaw magbago, eh. Walang paglago. Pwedeng ikaw lang yung nagtitiis sa connection na to, no? So, nakikitaan ko dito yung pagbabago sa'yo, okay? Meron ditong malaking biyaya. Kumbaga, ikaw, nakita mo yung katauhan ng tao na to, no? Yung pag-uugali niya dito. Kaya ikaw, mas nakikitaan ko dito na mas binibless ka dito. Kumbaga, nakikitaan ko dito na maraming na-delay sa'yo, okay? Lalo-lalo na pagdating sa blessings, sa oportunidad dahil dito sa tao na to, okay? Pero dahil meron kang mga binago pagdating sa sarili mo, okay? Pwedeng natauhan ka dito. Mas marami kang natanggap dito na biyaya, okay? Kumbaga, yung oportunidad, pwedeng trabaho, blessing, okay? So, nakikitaan ko dito, naging babalato sa'yo, okay? Itong tao na to, no? Kasi itong tao na ito, masyado itong makasarili. Okay, sarili niya lang yung kanyang iniisip. Kumbaga, itong tao na to, parang nauubos yung lakas mo dito, no? Kasi
pwedeng pulos problema ang binibigay nito, na-stress ka sa tao na to kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa sa'yo, okay? Nasa point na ikaw ay moving on or naglayo ka dito kasi pinasaisip sa'yo dito sa The Tower eh. Kumbaga, dumating yung moment na nagkaroon ka ng pag-iisip na realization na NG pala tong tao ko, no? Okay, no good, kumbaga. So, hindi maganda, ganyan. So, nakikita ko rin dito, no? Kung madalas mo makita yung 222. So, nakikita ko dito na nirescue mo yung sarili mo, ano? Okay, kumbaga, inalagaan mo. Kumbaga, mas pinili mo yung pagbabago o hinanap mo yung pagbabago. Na kung sana, no, nakikitaan ko dito na itong tao mo, ayaw mo nang maging codependent dito, no? Kasi matagal ka lang sumunod sa kanya mga sinasabi, sa mga minamanipula niya sa'yo. Masyado ka nang nakontrol dito na kung saan ikaw natutunan mo dito na hanapin yung sarili mo, okay? Na kailangan mo ng control para sa sarili mo, hindi para kontrolin ka ng tao na to, okay? Nakikitaan ko dito, ipinaunawa sa'yo na kailangan ng pagbabago, ano? So, nafe-feel ko dito na nahanap mo yung pagbabago sa yung sarili, okay? Kumbaga, ano, nafe-feel ko dito na ginising, kinatuka, okay? Kinatuka ng pagbabago, kinatuka dito ng realization. Kumbaga, may paggising na nangyari. Kasi dito sa Two of Swords, tumigil ka eh, okay? Natauhan ka dito na kailangan ng tigilan to, okay? So, nakikitaan ko dito na yung pakikipagkasundo dito sa taon na to or pakikipag-usap dito ay nagbibigay lang ng stagnation or nagpapatigil lang sa mundo mo, okay? Kasi imbis na nagkakaroon ka dito ng maraming oportunidad, napapahinto dahil sa tao na to, okay? Na kung saan ikaw, nag-isip-isip ka dito eh, okay? So, meron kang mga desisyon na ginawa sa sarili mo na kung saan dito ka nagpatuloy, okay? Kumbaga, meron ka ng pagpapasya na ginawa na kailangan na itong tigilan, okay? So, nakikita ko dito na may mga warning, okay? Sabihin natin red flag. So, nakikita ko dito na nagiging klaro, okay? Kumbaga, may pagsunod kang ginagawa sa iyong mga kutob-kutob, sa iyong nararamdaman. Sinusunod mo na to, okay? Kumbaga, nakikita ko dito na nagiging ka ng aware, okay? Sa mga bagay-bagay or sa mga pangunawa about sa tao na to, okay? Kumbaga, nagiging aware ka na sa red flag. Ayan. Give me the message. So, nakikita ko rin dito. Naging aware ka sa red flag kasi napapansin mo sa sarili mo na parang napapahinto ka, no? Nagiging delay yung mga dapat na dire-diretso nang nangyayari or mga dapat mong gawin, ano? Kumbaga, nawawala ka sa focus kapag ito yung iniisip mo, no? Itong taong ito. So, nakikita ko dito na ayaw mo nang magpa... Kumbaga, nakikitaan ko dito na once na palagi kang nakatuon, ano, parang nagiging kang addiction or addict dito sa tao na to. Ano. So, na-feel ko dito na nagkaroon ka dito ng surrender, okay? Kumbaga, nagpasya ka dito na kailangan ng i-surrender to, okay? Kumbaga, isinuwalang bahala mo na lang or ipinagpasa Diyos mo na lang to. Okay, ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko dito na ikaw na dito yung nagpasya, okay? So, ito lang yung nafe-feel ko. Meron dito na Leo, Sagittarius, Libra, Cancer, Capricorn, Scorpio, Taurus, Aries, Ayan.
Ayan. Meron din Pisces and Cancer. Okay. Pwedeng ikaw to, pwedeng person mo, no? So, piliin nyo lang kasi energy yung binabasa natin dito. Okay? Give me the message, ano pa yung mensahe? So, yung iba sa inyo, nagkaroon ka ng anxiety, okay, dito, okay? Kaya, ayaw mo na eh. Maybe, tinuturoan ka dito na tanggalan to kung hindi ka pa nakaka-recover dito, no? Kung yung tao mo'y nagbibigay sa inyo ng hindi ka pa natagam, tinuturoan ka dito na alisan to, okay? Kasi meron ako nakikita dito, paano makakapasok yung bago kung nakatuon ka sa luma na, ano, ito yung mensahe, ano, kasi meron ka ditong secret admirer, oh. Meron dito ang papasok sa buhay mo. Bagong tao, okay? Give me more information. Okay, so, sundin mo daw yung intuition mo dito, ano, ito yung mensahe. Kasi may red flag eh, nagkakaroon ka ng pangunawa. Kaya ikaw din yung makakatulong sa sitwasyon mo, no? Sundin mo yung kutob mo. So, no second chance, okay? So, nakikita ko dito yung iba sa inyo, may pagpapasya ng gagawin. Wala nang second chance para sa tao na to. So, nakikita ko dito na ikaw ay nasa divine feminine, okay? Yung bang tipo na mas nino-nurture mo, kinikare mo yung sarili mo. The more na kinikare mo yung sarili mo, the more na nagiging kang attractive dito. Dahil meron ditong papasok na bagong tao na magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Okay, secret admirer, or pwede rin sabihin na pupuna ka na nito. Hindi mo to kilala, hindi mo to napapansin na meron pala tong lihim na pagtingin sa'yo. Okay, ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.